Nilinaw ni Pangulong Marcos na posible pa rin makakuha ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Pero ayon sa Pangulo, dapat munang marisolba ang mga sinasabing paglabag na nabunyag sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Nauna nang iginiit ng ilang mambabatas na may utang na buwis ang kumpanya o ABS-CBN, sa kabila naman na nilinaw na ito ng Bureau of Internal Revenue na regular na nagbabayad ang ABS-CBN ng buwis. 2020 nang ibasura ng committee ang prangkisa ng ABS-CBN kung saan libo-libong empleyado ang nawala ng trabaho hanggang ngayon. Aminado ang Philippine National Police na tumaas sa mga kaso ng kidnapping na may kinalaman sa mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni PNP spokesperson Jean Fajardo na may 20 kaso na ng pagdukot ang naitala mula noong Enero. Patuloy anyang tinututukan ng pulisya ang bawat kaso ng kidnapping. Mag-meeting din po uli ang leadership po ng PNP kasama po yung ating ginagalang na SILG, kasama po yung mga security managers po ng ilang major establishment pati po yung mga Metro Manila mayors para nga po i-discuss itong mga security concern, particularly those reported and recorded po na abduction involving ito po nga pong mga POGO workers and employers po. Samantala, nais ng PNP na maghigpit ng requirements sa mga dayuhang magtatrabaho sa POGO. Sa kabilang dito, ang pagkuha ng National Police Clearance para mapabilis ang background check sakaling mabiktima ng kidnapping. Hihingi rin po ang PNP ng listahan ng mga lehitimong POGO companies mula sa PAGCOR kasama na ang address ng kumpanya.